Gusto nyo ba magtrabaho dito bilang mga specified skilled worker dito sa Japan? Merong dalawang exam na mag-o-open na or ready for registration. Pwede na kayong mag-register dito sa mga websites na babanggitin natin sa Prometric website. Kung interested kayong mag-exam para magkaroon kayo ng chance makapag-work dito sa Japan, panoorin nyo itong video na to para malaman ninyo ang mga details. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, pag-usapan natin sa video na to kung ano yung mga test na pwede ninyong makuha ngayong June 2022 kung kayo ay magte-take ng Food Service Industry Skills Proficiency Test para makakuha kayo ng SSW visa, or kung gusto nyo namang kumuha ng test related sa Manufacture of Food and Beverages Skills Proficiency Test. Okay, so itong video na to, panoorin ninyo para malaman ninyo kung kailan kayo dapat mag-take kung kayo ay nasa Philippines at gusto nyo makakuha ng SSW exam. Okay, so dalawang exam ang available sa Philippines. Ito yung para sa Food Service Industry Skills Proficiency Test at yung Manufacture of Food and Beverages Skills Proficiency Test. So simulan muna natin sa food service industry. Sa mga gustong kumuha ng exam, available na ngayon ang slot para makapag-exam kayo. So according sa website ng otaff1.jp, yung Gaishoku, mga information, starting May 20, 2022, at 2 o'clock, the test appointment will start around 1400 or 2 o'clock in the afternoon, Japan Standard Time on May 20, 2022. Then ang exam, the test will be conducted from June 1 or June 1st, 2022 as planned. So ayan, naka-Japanese. From November 2021 onwards, in Manila and Davao, Philippines, only fully vaccinated people are allowed to take tests. For fully vaccinated people, only please schedule your test appointment. You need to show the vaccine card, acceptable either digital or paper, on any certificate application provided by each local government at the test center. If you fail to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as absent, and please note that test fee refund will not be accepted. After November 2021 in Cebu, Philippines, all candidates either vaccinated or non-vaccinated are allowed to take a test. Test center operates based on Philippines government regulation. Okay, so ito yung schedule. Manila, Makati from June 2, 2022 and then Manila, Mandaluyong June 1, 2022. Sa Cebu naman, June 5, 2022. And sa Davao from June 9, 2022. Para ito sa mga gustong mag-take ng Food Service Industry Skills Proficiency Test ngayong June 2022. Okay, so sabi din dito, the test contents, number of questions, duration, the test, and acceptance criteria are the same as the domestic test in Japan. So kung ano daw yung ititake ninyo sa Philippines at yung mga magtitake dito sa Japan, same exam ang inyong matitake. Same yung content ng examination. And yung magkakonduct ng examination ay via Prometric. So ilalagay na lang natin sa description box yung link ng Prometric kung saan kayo pwede mag-register. So sabi dito, ilalagay ko na lang tong link na to, yung click here to get more information and to schedule your test sa description box ng video na to. And sabi din dito, the Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry commissions Prometric Japan Corporated Limited, Corporation Limited to conduct the test overseas for FY 2022. For other countries, the test will be conducted in order from countries that have prepared the test environment after consultations between governments. And ang schedule naman para sa mga gustong mag-take ng exam for Manufacture of Food and Beverages Skills Proficiency Test. So ito yung test schedule sa Philippines from May 20. Ayan, the test appointment will start around 2 p.m. Japan Standard Time, May 20. Then yung test will be conducted in June 2022 as planned. Please check the Prometric website for the test dates that can be reserved in June. So dito sa Manufacture Food and Beverages ay wala pang nakaschedule dito sa mismong website nila, pero nakalagay ito sa Prometric at titignan natin yan maya-maya.
So sabi dito, the upcoming test delivery schedules, basically the test will be planned to conduct every other month in 2022 fiscal year. So yung mga gustong mag-take ng August, October, December 2022 and February 2023, ayan, meron din silang mga plans para mag-conduct ng test. And yung mga plans na yan, nakalagay dito, the detailed test information after August will be announced this page and the website of Prometric Japan as soon as it is decided. Inquiries regarding test reservations, Prometric Customer Service Center, call from within Philippines, English or Japanese support. Ito yung kanilang hotline number, toll-free number, and meron din silang non-toll-free number. Call from within Japan, meron din silang support dyan, nakalagay sa inyong screen. Okay, so nandito ngayon tayo sa Prometric website ng Manufacturer of Food and Beverages Skills Proficiency Test webpage. So according dito, May 11, 2022, the Philippines Manila Makati Hilpuyat has been relocated from Makati to Mandaluyong. Thus, the test center name is now called Philippines Manila Mandaluyong. So i-check nyo yung test center para mas sa itong website na to sa mga magtitake ng exam sa Manila. Okay, so para dun sa mga magtitake ng exam for Manufacturer of Food and Beverages Skills, ito yung kanilang mga tentative dates ng examination. So sa Philippines Manila Makati de la Costa Street, ayan, meron silang schedule ng June 2, June 3, June 4, and June 5, yung may mga naka-highlight dito. And then sa Mandaluyong, ayan, makikita ninyo na mas marami silang exam starting June 1, and then meron din silang mga schedules sa Cebu starting June 5, then sa Philippines Davao, nakalagay dito starting June 9. So mas maraming available na examination sa Mandaluyong City. And all throughout June, makikita ninyo dito guys yung mga schedules at ilalagay ko na lang din ito sa description box, itong link na ito. I hope na nakatulong tong video sa inyo. Kung nakatulong, please like this video and mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to dun sa mga gustong mag-take ng exam para sa Food Service Industry Skills Proficiency Test at Manufacturer of Food and Beverages Skills Proficiency Test para kayo ay magkaroon ng chance na makapag-apply ng SSW or Specified Skilled Worker Visa para makapag-work kayo dito sa Japan. Yan. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo, like, share, and mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At huwag nyo kalimutan i-check yung aming YouTube homepage. Puntahan nyo yung playlist dahil marami kaming mga playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay pagdating ninyo dito sa Japan. Okay, thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Bye!